Po. So, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Again, this is Pastor Jonathan Pascual coming to you live from King James Bible Baptist Church, San Vicente, Tarlac City. Ito po ay pag-aaral ng 1 Corinthians. We are now in chapter 4. At sa lahat po ng ating mga kasama dyan na sumusubaybay sa study ng 1 Corinthians, magandang araw po sa inyong lahat. At ito po ay supplement para po sa ating Bible School, no, yung King James Bible Believers Institute, na kung saan po ay ito ay online study ng Word of God. So we are in 1 Corinthians chapter 4. So ang ating pong style ng pagtuturo po dito ay verse by verse. Okay? So natapos po natin yung 1 Corinthians chapter 1, no? At tinakil po natin doon yung eternal security of the believer at yung division na nangyayari sa local church. Pagdating po sa verse 17 hanggang matapos po yung chapter 1, ay we talk about the difference of the wisdom of God and the wisdom of man. Makita natin sa chapter 2, the same, no? Ang description po ng Bible doon sa wisdom of man ay foolishness sa Diyos. Okay? At ano man po yung foolishness daw sa Diyos, ay hindi may papantay doon sa anumang wisdom ng tao. So, ang sinasabi ng Bible dyan, ignorant ang tao kung i-compare doon sa wisdom ng Panginoon Diyos. Alright? And we have finished chapter 3, kailan lang, and we talk about the judgment seat of Christ at yung carnality, no, ng mga hindi matured sa belief o sa pananampalataya sa chapter 3. Diniscuss po natin na mayroong division because of carnality. Pagdating po sa chapter 3, we have also discussed the judgment seat of Christ at God's judgment of higher education. So, yun po ang ating na-cover sa chapter 3. So, we are now dealing with 1 Corinthians. At ito po ay isang epistle ni Paul na kung saan sinulat po niya AD 56 or AD 57 at the close of his 3-year residence in Ephesus, Acts 20 verse number 31. So this is a negative, no, sa mga carnal Christians, sa makamundong tao at makamundong Kristiyano. Ito po ay negative material sa kanila. So ito naman po ay magandang study sa atin because makita natin na dapat natin i-value yung ating spiritual life. At the same time, makita natin yung ilang mga doctrines involved dito bilang mga mananampalataya, no, sa panahon ng church age. Okay po, muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayong umagang ito, kung saan, Panginoon Diyos, ay binigyan niyo po kami ng panibagong araw upang sa ganon ay magamit namin para sa iyong kalooban. Dalayan ko, O God, na pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa chapter 4 ng 1 Corinthians at sa lahat po na magiging tagapakinig. In Jesus' name, Amen. Okay, so punta na po tayo sa 1 Corinthians chapter 4 under the heading The Stewardship of Christ's Ministers. Yan po yung makita natin sa verse 1 hanggang verse number 7. And then we have the lifetime ministry of a fool for Christ's sake, verse 8 to verse 14. And then Paul rebukes the Christians as their spiritual father. Yeah, no? That's verse 15 up to verse 21. Okay, so sabi ng Bible sa verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Okay? So, punta muna po tayo doon sa salitang steward. Alright? Or stewards, pag marami. Makita natin yung economy ng Diyos dito. O ekonomiya, no? Yung dispensation. Yung stewards kasi, siya po yung mangangalaga doon sa pinagkatiwala ng householder. Yun nga yung o ekonomiya, no? Yun po yung rules, house rules, na mayroong mga steward na siyang susunod upang sa ganun mangalaga sa
anumang bagay na plano at programa ng may-ari ng tahanan. Okay? Ang isang illustration dyan ay si Joseph, no? Na siya nagtatrabaho pa under Potiphar. Binless ng Diyos ang tahanan ni Potiphar sapagkat mayroong faithful servant na katulad ni Joseph. So ngayon, kung i-apply natin sa church age yan, tayo naman ang siyang steward, no? Steward tayo ng plan and program of God in the time of the church age. Kaya nga ang tawag dito ay stewards. At ano yung ating magiging aalagaan? Ano yung ating pagyayamanin? Ano yung ating ituturo? Ano yung ating ipangangaral bilang lingkod ng Diyos at bilang steward ng Panginoon? Ang tawag dito, the mysteries of God. Now, sa Bible, ang ibig sabihin ng mystery ay yung mga hidden. Kung ito ay truth, hidden truth. So kung ito po ay mystery, ibig sabihin hidden sa iba. Now, sa atin, revealed because we have the Bible. As I've told you, sa 1 Corinthians chapter 2, na yung Holy Spirit ang siyang nag-reveal sa atin ito. Verse number 10 of chapter 2. Okay? It is the Holy Spirit. So ano ngayon yung mysteries of God na hidden sa iba, revealed sa atin, na siyang ating pong ituturo sa mga tao? Kasi tayo nga yung stewards of the mysteries of God. Okay? So the seven mysteries revealed in the New Testament are, number one, the incarnation of Christ. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Number two, the indwelling Christ. Colossians 1:27. Number three is the body of Christ. Ephesians 3, all right, verse 1 to 5. Ephesians 5, verse 32. Number four is the blindness of Israel. Romans 11:25. The incarnation of Satan, 2 Thessalonians 2 verse 7, and the rapture of the church, 1 Corinthians 15 verse 51. And number 7 is the Babylon the Great in Revelation 17, 5. If every Christian minister that had been faithful in preserving these mysteries, we would not be in the mess we have today. Totoo yan, no? Of course, maraming mga churches ang hindi po nila alam itong mga to. Kaya nga po tayo mga Bible believers, nako, tayo po'y magtsaga, magsipag, at maging passionate sa pangangaral ng salita ng Diyos. Because maraming ang mga taong hindi nakakaalam nito. Okay? So hindi po natin iisa-isahin yun, no? Sapagkat ang ating pong tinatalakay dito ay verse by verse study na kung saan po ay we make to the point na matapos yan ng at least 45 minutes. Okay? So, yung pong sinabi kong verses, basahin nyo na lang po. Plus, meron po tayong mga study tungkol dito, no? Kung kayo po ay mag-aaral ng seven mysteries, it is provided in our page in Real KJB. Alright? Hanapin po nyo yung seven mysteries at diniscuss po natin yon one by one. Okay? Para to save time, po-forward na po tayo. Verse 2, moreover, it is required in stewards. O, tayo yon, no? Tayo yung mga stewards na yon. Saan tayo? Stewards. Steward tayo dun sa mysteries ng Diyos. Kailan tayo steward? During the time ng church age. At sabi ng Bible, bilang steward, what we must be, that a man be found faithful. Yun. So, ang requirement ng Diyos is not to be successful. Ang requirement ng Diyos is to be faithful. Maging tapat. Maging mayaman tayo sa pananampalataya. Maging mayaman tayo sa paglilingkod sa Diyos. Let us be faithful stewards of what? Of the mysteries of God. Ano yung mga mysteries? We have what we call the incarnation of Christ, the indwelling Christ, the body of Christ, the blindness of Israel, the incarnation of Satan, 2 Thessalonians 2:7, the rapture of the church, and Babylon the Great, the mother of Harlot. Okay? So, doon po tayo maging tapat, mga kapatid. Doon tayo maging masipag at maglingkod sa ating Panginoon. Okay, verse 3, but with me, it is a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment, yea, I judge not mine own self. No? Sinasabi niya, na he's now talking to
the Christians in Corinthians. Sabi niya, but with me, it is very small thing that I should be judged of you. Malit lang na bagay yan para i-judge niyo ako. No? Or of man's judgment. Yeah, I judge not mine own self. Even me, I judge not my own self. Okay? For I know nothing by myself. Ayun, because it was revealed to him. Revealed to him. Hindi nag-originate lahat kay Paul yan. Ni-reveal sa kanya yung mga mysteries na yun. Okay? For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Okay? So, walang ibang mag-judge sa kanya, kundi ang Panginoon. Okay? Ganun din naman tayo mga kapatid, no? Walang ibang mag-judge sa atin, kundi ang Panginoon Diyos. At ano man pong knowledge meron tayo ngayon, lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos. Okay? That is in 1 Corinthians chapter 4, verse 3 and verse number 4. Okay? Let's jump in verse number 5. Therefore, judge nothing before the time. Ayun na, no? Kasi nga merong judgment seat of Christ. Pag-aralan natin yan sa chapter 3, no? Na lahat po ay re-reveal na ng Diyos yan. Lahat ngayon ay merong pang parang veil. Di pa natin talaga maintindihan lahat. Di pa natin maunawaan lahat. Yung naunawaan natin ngayon, yung nireveal ng Holy Spirit sa atin. But, of course, no, sa vastness ng kapangyarihan ng Diyos and everything that pinobide ng Diyos sa atin, hindi pa talaga tayo nakarating dun sa point na yun. Wala pa nga tayo sa langit eh. No? Nasa katawang lupa pa tayo. Verse number 5, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. That's right. We have to wait for that time that everything will be revealed to us. Hindi pa natin maintindihan lahat ngayon. Kaya nga, faith tayo ngayon. Faith. We trust God na yung kanyang ginagawa, hindi man natin maintindihan lahat yon. Yung ginagawa niya, tama. Yun ang palagi nasa isip natin. Ang Diyos ay tama. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos hindi magkakamali. We have to have that faith. So, someday, we're going to understand that. Kaya nga sabi ng Bible, sa Romans 8:28, kung pupuntaan po ninyo, sabi niya, and we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Hindi pa natin alam, no? Pero sabi niya, lahat ng bagay worketh for good. Worketh for good. And we're going to understand that sa time ng rapture, sa time na kung saan we're going to face the Lord. Okay? And dito po sa verse 4, for I know nothing myself by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come. Okay, that's the rapture, who both will bring to light the hidden things of darkness. Right? The hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. Sipin mo, merong talagang mga bagay na hindi mo talaga matatarok. Kasi nga, yung ano yung laman ng puso ng tao? No? Hindi mo matatarok yan. And will make manifest the counsels of the heart, and then shall every man have praise of God. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Okay? So, sinasabi niya, yung pinaka-basic na mag-judge ng lahat, okay, sa ating panahon ngayon, walang iba kundi yung Word of God. Written, yung nakasulat. Sabi niya sa Bible, and these things, brethren, I have been a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that you might learn in us not to think of men above that which is written. Huwag nating isipin na yung tao higit sa nakasulat. That no one of you be puffed up. Magmalaki, no? Malaki, lumaki ulo. For one against another. No? Ang iniiwas ni Paul dyan, eh magkabanggaan dahil nga sa tao involved, isang yung humanistic idea, yung talento ng tao na involved,
At ang nangyayari, mas nanging ibabaw yung tao kaysa doon sa nakasulat. Hindi po kailanman dapat mangibabaw ang tao sa nakasulat. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsel of the heart. And then shall every man have praise of God. And these things, itong mga bagay nito, brethren, I have been a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that you might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Sabi nga ng Bible, knowledge puffed up, but charity edifieth. Verse 7, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Sinasabi ni Paul dito, pare-pareho lang naman tayong tumanggap. Walang originality sa atin. Lahat yan sa Diyos nagmula. Wala tayong create dito. Ang Diyos ang nag-create. Wala tayong sinimulan dito. Ang Diyos ang nagsimula. No? Lahat tayong nagsimula sa isang level. And every one of us are just recipient. Okay? Kaya huwag tayong magkwento na as if parang hindi ito galing sa Diyos. Galing sa Diyos lahat. Alright? So, kaya nga po, importante kung saan tayo dapat mag-focus. Saan tayo dapat mag-focus? Mag-focus tayo doon sa pagtuturo ng mysteries of God, yung seven mysteries. I-focus natin ang sarili natin doon. Ituro natin ang misteryo ng Diyos. Ha? Okay, so I have given you the seven mysteries a while ago. At i-ano nyo na lang po, i-study nyo yon, i-dig nyo yon, para lalo pong lumawak pa ang understanding nyo sa tinuturo natin ngayon. Okay? So, talagang ano, yung dealing ni Paul dito sa mga carnal Christians, ha? At tingnan nyo po kung paano siya magsalita. Ha? Okay? Now, we have verse 8 up to verse 14 under the heading, The Lifetime Ministry of a Fool for Christ's Sake. The Lifetime Ministry. Now we are full, now we are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God, ye did reign, that we also might reign with you. Okay, sabi nila, ito daw ay sarcasm. Alam nyo yung parang katatawanan siya na, parang isa yung sarcasm. Pag sarang sarcasm is something you laugh at. Okay? 2 Corinthians, check natin 2 Corinthians 11:8. 2 Corinthians 11:8. Alright? I rob other churches, taking wages of them, to do your service. That's sarcasm. No? Sipin mo, sabi niya, I rob other churches. Nagnakaw ako, parang sarcasm ulit ito. Eh, no? I rob other churches, taking wages of them to do your service. Sabi niya, para lang makapaglingkod ako sa inyo, I rob other churches. Okay? That's sarcasm. No? Verse 9, for I think that God hath set forth us, the apostles, last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Spectacle of the world, and to angels, and to men. Kasama pa yung mga angels. Spectacle, no? Kaya nga doon nakita yung nakuha yung word na spectacular. Yung bang agaw pansin. No? Tinitignan sila ng mga ng mundo. Tinitignan sila ng tao. Tinitignan sila pati mga anghel. Merong cloud of witnesses. No? May mga witnesses. Parang, you know, they are in an arena. Tapos may mga audience, may mga nanonood. At ang mga audience na yun, yung mundo, yung tao, at saka yung mga anghel. Yun yung mga apostol, sabi ng Bible. For I think that God had set forth us, the apostles, for us, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Okay? Now, appointed to death. Bira. Ganun ang buhay ng isang
apostol. Ganun din ang buhay ng mga faithful sa Panginoon Diyos. Because hindi nga natin talaga na naintindihan kasi nga hindi naman talaga grabe yung persecution sa ating panahon ngayon. But during those times, mahirap ang buhay ng isang Kristiyano because kasunod ng kanilang paglilingkod ay kamatayan. Na? Kaya nga, sinasabi ni Peter yun eh. Di ba? Suffer as a Christian. O, yung mga apostol noon, mga kapatid, no? Sila'y spectacle ng mundo at ng anghel at ng tao. Now verse 10, tingnan po ninyo yung kanyang sinasabi patungkol sa kanyang sarili. We are fools for Christ's sake. We are wise in Christ. We are weak, but we are strong. We are honorable, but we are despised. He's talking about being privileges, a privilege, being a man with a privilege. Alright? Pag tayo po ay naturuan, nag-guide ng mga nauna sa atin. Yung mga nauna talagang sila'y nagsakripisyo para lang sa ganoon. Yung mga naturuan, yung sinasabi nga ni Paul kanina, parang sarcasm, para maging hari kayo. At kami naging mangmang para kayo'y maging wise. Kami naging weak para kayo maging strong. Kami na despise para maging honorable kayo. So that's it, no? Yun yung lifetime ministry ni Paul. Siya yung haharap sa maraming pagsubo dahil sa siya yung frontliner, no? Siya yung haharap sa hottest battle para lang yung mga sumusunod, yung mga matututo, yung mga makikinabang sa ministry ay mabuhay silang honorable, wise, at the same time, strong. Yan ang trabaho natin nagpapayunir, mga kapatid, no? Sa mga pastor, isang tayo talaga yung sumusuong sa bakbakan while yung mga nakikinabang ay talagang parang easy go lucky na lang sila kasi bakit? Recipient na lang sila nung ating tagumpay. No? Tayo yung nakipaglaban sa leon. Kaya nung dumating sila, puputulin na lang nila yung buntot ng leon. Patay na yung leon. So, ganun. Alam nyo, actually, I have a blessing and knowledge from the Bible because may mga naunang naging tagapagturo. At isa na yan, siyempre, walang iba kundi si Dr. Rahman. No? At yung pastors natin, mga kapwa natin, mga pastor noon, na nauna sa akin, na nagturo sa akin, mga kapatid. Marami sila, maraming na-involve, maraming naging bahagi sa buhay ko. At kaya naging strong ako because nauna muna silang nagsikap, nagdig ng well, nakibaka no, sa labanan para yung daan okay, maging maayos na. Ganon din naman ang ginagawa natin ngayon eh. No? Pioneering tayo para sa ganon, yung daan maging maayos para sa susunod na mga Christians. Ay meron na silang mga videos ng kapanood, meron silang Bible school na kung saan nandun na po yung pagtuturo, meron na mga books na kung saan babasahin nila, hindi na sila kagad-agad maliligaw. No? Meron ng daan na kanilang susundin. Okay? Mapapadali sa kanila. Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay? Verse 11, even unto this present hour, we both hunger. Dira, no? Yun yung karanasan ni Pablo. No? We both hunger and thirst and are naked and are buffeted and have no certain dwelling place. There you go. Ganun yung kalagayan niya. And labor working with our hands. Nagtatrabaho siya. Being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world and are the offspring of all things unto this day. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Tama nga naman, di ba? Kasi nga mga Corinthians, yung mapansin mo, carnal Christians sila. So, sinasabi ni Paul yan, nagtyaga, nagsikap kami, at naglabor kami, nagtrabaho kami sa aming mga kamay.
na-revile kami, na-persecute kami, na-defame kami, na-intrate kami ng hindi maganda para lang gawan kayo ng mabuti. Sabi ni Paul, hindi ko sinasabi ito para ihiya ko kayo, kundi i-warn ko kayo. I-warn ko kayo. Okay? Sapagkat merong judgment seat of Christ. I-warn ko kayo sapagkat follower kayo ng Panginoong Jesucristo, impossible na mangyari din sa inyo ito. I warn you. So you have to honor the ministry. You have to honor the position that God gave to Apostle Paul. Alright? We have to honor also those people who gave themselves and yung nag-lay down ng buhay, nag-sakripisyo para sa pag-aaral ng salita ng Diyos para po tayo ngayon ay maging stable sa pag-aaral. Verse number 15, Paul rebukes the Corinthians as their spiritual father. For though ye have been 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Ito na yung bomba, no? Bump ito sa mga nagtuturo ng election or Calvinism. May election naman sa Bible talaga eh. No? Kaya lang, ito kasi mga nagtuturo ng election. Sa kanila, nauuna muna yung born again bago po yung faith. Ito, gospel muna bago sila na born again. Preaching muna bago na born again. Sa kanila kasi, born again muna bago yung preaching tapos pagtanggap kay Kristo. So yung order ng salvation nila dito, bago sila nabigat, bago sila pinanganak spiritually, alright? Ano muna ang ginamit ng Diyos? Gospel. Okay, kaya nga wala, no? Talagang tumba yung Calvinistic belief dito. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet you not many fathers. Ngayon lang, ang mga Roman Catholic Church, gagamit sila ng mga verse para meron silang kasupport sa kanilang mga stand o paniniwala. So yung mga fathers dito, ginamit nilang fathers nga sa Roman Catholic Church, kaya tawag nila dyan, father. No? Father dito, faith, hindi po father sa Roman Catholic Church yan. Yet have you not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Okay? Verse 16, wherefore I beseech you, be ye followers of me. Now, alam natin ito, na hindi tayo dapat maging follower ng tao. No? Kasi bakit? Si Paul, nagpapa-follow siya because meron siyang sinusunod na tama. Follow me, sabi ni Paul, as I follow Christ. First Corinthians 11. So, ang head natin, okay, ay si Kristo pa rin. So, bakit natin susundin si Pablo? Kasi nga, merong instructions siya eh. Meron siyang tinuturo sa atin. Parang pastor din yan. Bakit mo susundin yung pastor? Eh, tao yun. Eh, kasi nga, meron siyang instruction. Siya yung leader, no, sa isang congregation. Dito naman si Paul, leader siya dun sa Corinthians. Kaya nga sabi niya, follow me. Be a followers of me. Siya yung leader sa Corinthians. Wherefore, I beseech you, be a followers of me. Verse 17, for this cause have I sent unto you Timotheus. This is Timothy, of course, no? Who is my beloved son. Ayun na, oh. Idugtong mo yan sa verse 15. Sino yung ama ni Timothy sa pananampalataya? It's Paul. Who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ. As I teach everywhere in every church. See that? Yung every church, of course, that's the local church, no? At sabi niya, si Timothy ang magpapaalala sa inyo sa mga instructions, ha, na sinabi ko sa inyo. So, he's now talking about Timothy as son in the faith. Palagi yan eh, pinapadala ni Paul itong Timothy sa mga sa mga churches. At siya yung nagpapastor, no, sa Ephesus. Shall bring you into remembrance of many ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Okay?
So we have verse 17 to 21, a cross reference to 2 Corinthians 12 verse 20 up to chapter 13 verse 3. Oh, yun po yung cross reference nito. 2 Corinthians 12 verse 20 up to chapter 13 verse 3. Okay. So the every church here is the local church, of course, no? Kasi napupuntahan niya. Pero meron din natawag tayong that church, the church of the living God, that's the body of Christ as a whole. No? Verse 18, now some are puffed up as though I would not come to you, but I will come to you shortly, if the Lord will. Yan na. Palagi nating sinasabi yan. No? Pag nangyari isang bagay, kalooban ng Diyos, Lord willing, but I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. But the power. So we know that yung power na yun, sinasabi ni Paul, ay walang iba kundi yung spirit. Sa verse number 4, sa chapter 2, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the spirit and of power. Alright, sabi ko sa inyo, sabi ni Paul sa kanila, oh, pagdating ko dyan, para malaman ninyo, hindi sa speech nila na siyang daylan ang nag-pop up ninyo, yung paglaki ng ulo ninyo, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Manifestation ng Holy Spirit. Okay? So, kasi nga itong si Paul, kasi he's dealing with Christians na kung saan they have, of course, the background of Athenians, mag-Kristo eh. No? And then, madali sa kanila na para bang ma-entice ng karunungan ng tao. Kaya nga sabi niya, ang foundation natin, hindi salita ng tao, ang foundation natin, written word of God. At ang ating kapangyarihan dala-dala, hindi kapangyarihan ng tao, o speech ng tao, kapangyarihan ng Holy Spirit. Yan ang sinasabi ni Paul. Verse 20, for the kingdom of God is not in word, but in power. There you go. No? So, cross-reference yan, Romans 14:17. No? Check natin. So, sabi niya, hindi word. Kundi, ang sinasabi niyang word dyan, yung word ng tao, yung intelligence ng tao. Kundi, kapangyarihan ng Diyos. Ha? Romans 14:17. Okay, ito sabi ng Bible. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. There you go. In the Holy Ghost. Kaya nga po, sabi ng Bible sa 2 Timothy 1:17, God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Okay, so, kaya nga po, dapat ma-discern natin, trabaho ba ng laman ito, trabaho na ng Diyos? Kasi baka mamaya, trabaho na ng laman, trabaho na ng tao, trabaho ng karunungan ng tao, hindi na trabaho ng Diyos. Dapat, we must rely on the power of God. Because, doon tayo, yun ang ministry natin eh. Ipangaral ang salita ng Diyos through the power of God. Yun ang ministry natin. We're called to that. Okay? Verse 21, what will ye? Shall I come unto you with a rod or in love and in the spirit of meekness? Darating ba ako sa inyo na may dalang pamalo or in love, o ang dala ko ay pag-ibig, o ang dala ko ay espiritu ng kababaang loob? So he's talking to his constituents under sa kanyang pagtuturo, mga kapatid. At ang dating niya dito, Ama, so verse 15, for though ye have been 10,000, ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I begotten you through the gospel. Dumarating siya dito sa sulat na ito, sa kanila, bilang Ama. Kaya nga may dala siyang pag-ibig, hindi pamalo. No? Ang sinasabi niya dito, very strong din ang mga words ni Paul sapagat alam niya he's dealing with some Christians who are carnal. Okay, so dun lamang po tayo mga kapatid. We have gone with chapter 4. Praise the Lord. Amen. Apat na po tayong chapter at mahaba-haba pa rin po ang ating biyahe. No? Salamat po sa pagsama, Pastor Jo Marie at Sister Anna at yung mga iba pong nag-drop by kanina.
God bless po sa inyo at magandang araw po sa inyo lahat. You pray for our street preaching this morning. At pag-pray niyo po kami sa aming lakas at yung po, yung passion namin na patuloy na maghatid ng mensahe ng Diyos sa tao through the medium of Facebook and YouTube. Alright, so yun po. At maraming salamat. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po for blessing us once again with your words, blessing us again with your knowledge, blessing us, Lord God, with the wisdom that is of the power of God. Lord, tulungan niyo po kami na magpatuloy para sa iyong gawain. Lord, bless niyo po ang aming mga gawain sa maghapon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po and thank you so much for joining us this morning. To God be the glory po. To God be the glory.